likod ng dulo dahil sa may sakit po akong TB. At okay na ngayon. At okay na ngayon. Kailangan mo lang ulang magtrabaho. Magkakumuli sa inuupahang bahay ni Nabokyo para ipagpatuloy ng aming feeding program pagkos sa kanya. Ang feeding program nito ay nasa ilalim ng Family and Life Ministry, Couple Power, Lakas Mag-asawa. Mga tita, ang Family and Life Ministry, Couple Power, Lakas Mag-asawa, maraming salamat po sa inyo dahil sa mainit na pagsuporta ninyo sa aking feeding program nito. Ang kasaysayan kung bakit nagkaroon tayo ng feeding program ay mababasa po dito sa ibabaw ng ating video. Habang umuusad ang video nito ay inyong malalaman ang kadahilanan kung bakit nagkaroon kami ng ganitong feeding program. Sa aming proyekto dito sa aming para dyan ang inanang lagi sa Klolo. Sa amin po nakatang yung repainting project ng loob ng simbahan para po i-share po sa inyo ang aming inisiyatiba para sa repainting project ng sa loob ng aming simbahan ay i-share po ang mga pahayag ng aming kura paroko. So, nandito po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Itong pagsimula ng pagpinta nito, ito po ay sa inisiyatibo po ng Couple Power ng ina ng lagi sa Klolo, yung ating Family and Life Couple Power Lakas Mag-asawa. Sila po talaga yung nagpursige. Sila din yung nagpinta. Ninenervyos lang ako kasi mga senior na sila. Pero pinipin ko niya yan lahat. Sa isip ko, hindi na kami nagasto ng na magpinta doon. Yung nananagambat ang bawat isa. Sabi ko, yan yung namumunga. Yan yung kailangan ng simbahan. Kung namumunga ka, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Iniisip mo kung ano kaya mo ibigay. Hindi na kailangan na magasto yung parokya ng malaki at iba pa. At sa mga project na ito, sila din po ang mag-i-initiate. Katulong po. Katulong lang po kami. Katulong lang po ako. Katulong lang po ang ating PPC at PFC sa susunod na mga gagawin dito ng pagpapaganda sa ating parokya. Salamat, Couple Power. Salamat at nandito kayo ulit. At salamat ay hindi lang sa project oriented, sila din ay binigyan ko din ng advice na ipalalim yung mga pananampalataya ng bawat pamilya at mayroon silang programa ginagawa. Thank you po, palakpakan po natin ang Couple Power. Dahil ako ito pagkain sa araw nito May 5 year 2021 ay wala po pinapagkain sinabok yun hanggang sa simbahan at mabutin lang may Couple Power tapos mag-asawa na magbigay nagbigay ng pagkain so ito po ito po okay po tulog niya yata. Ano? Papa mo? Ay, oh, sige. Kumain na kayo? Kakain ka lang. Buti may pagkain kayo. May pagkain ka. Anong ulam ninyo? Bigay. Pero hindi kayo nagluto kayo. Ha? Sinaing, pero ulam. Ay, wala. Oh, sige, ito. May kanin dito at may ulam. Kanina umaga, wala tayong rasyon galing sa simbahan ha. So bukas, Lunes, Martes, ang Miyerkules wala. So Huwebes sa Biyernes meron tayo. So ano yan? Cake. Ha? Cake. Kanina galing? Ayaw mo sa kanina. Kahapon, nabuti naman na nagbigay no. So, bakit wala kayong ilaw? Ha? Ay, hindi pinaksan. Buti na lang may ilaw. Actually, may ilaw sila. Pero dito lang sa loob ng bahay dahil dito sa labas. Ito, solar rin na dito ngayon. Ay, ipakita natin na may ilaw pa rin kayo. Ba't sa mo doon ang kwan, Jasmine? Ginamit ko yung sa loob. Ha? Ginamit mo. Yung ano, yung ilaw? Bakit? Yung linya. Ba't wala rin? Pinagandaan. Ba't pinagandaan? Ilaw ba? So ngayon, ibabalik dito mami yung linya. Hindi, iba ito. Ay ba? May ilong galing. Bakit patay pa?
Oo. Oh. Baka bubuksan niya mamaya. Ibig sabihin, doon pa naman gagaling ka na Gino yun, Kwan? Yung power? Baka nakalimutan. Guru. Oo, no. Okay, dapat kanina pa eh. Kaya, ganun din kagabi? Isang gabi. Hindi. Isang gabi ang inagbukas pagkabukas ng solar, biglang nagbukas. So nakalimutan yan, sigurado. So yun ang disadvantage ngayon. Mayroon ngang kuhaan, submeter sila, pero pag nakalimutan buksan, walang ilaw. Buti na lang may solar sila, sila bukyo. At ang kanilang kuhaan ngayon, ilaw, pagkatapos mamay ng solar, kasi 3 hours lang yan eh. Manggagaling dito sa mga kapitbahay, sa paligid. So kumusta yung ano? Yung pumunta ka na ng kuhaan? Walang doktor. Walang doktor, pero pumunta ka na? Walang doktor. Pero ano, nakapila ka nung kanina? Wala nga lang doktor. Tumingin sa akin, wala eh. So bukas, babalik ka? Lunes na. So lunes na? Madilim ba? Buksan mo doon, yun oh. Ayan mo, ayan. Ilan mo yung mga doon? Sige, kain na kayo ha. Ganyan yung isda yun, ginatan. Wala ulam. Wala ulam. Buti may sinain kayo? Sa yung sigarla? Doon sa galing sa simbahan na bigas. Buti naman, bukas uli. Isang kilo yata yun, ano? So, sa bawat ano, buha isang kilo. Sinibak mo po yung bigay mo pa. Buti. Hindi to. Anong ginamit mo pang sabak? Sige. Ayan, masipagan mo. So, anong kasi pumunta ka doon kanina? Last year. Anong kataon na walang kwan, doktor? Wala kami ng doktor doon pagkatong araw. Anong meron? Lunes na ako. Sa Lunes na? Di balikan na lang sa Lunes, ano? Kanino ka, ano kanino birthday yan? Di alis na tayo, alis na tayo. Ibang bansa ko si Ate Ana. Sino ang ana dyan? Mataba? Opo. Hindi ba may anak yun? Alis na po siya sa Maybe. Despedida? Nag-sanjup sa... Ba't di kayo inimbitahan? Nagbigay lang po na pala. So nagbigay na pala. Yun naman pala eh. At least anong mas nagbigay? Hindi ko lang, wala ko rin eh. Kayo lang. Ayun. Hindi niya lang wala ko rin eh. Mabuti naman. Wala ko rin. Oo. Ha? May cake na natin. Pag ano, gusto nila yan. Laki rin pa rin eh. Kumalit yan, wala na. Hindi mo natikman. Lalo na po ako maliwas. Dapat. Binibigyan si Papa niya para lumakas. Chocolate ang gusto ko dyan. Nakaikot-ikot ka na dito? Opo, nakakagulat lang. Hindi nagugulat sila. Dito na po ako sa aming munting tahanan at kararating pa lang na hanggang po sa pinupahambahin niya na Bukyo. So nakatid po ako kanina ng pagkain at hindi kami nagpagtagal ng aming pag-uusap doon dahil may nagpatugtog na may mga kapitbahay. So iniwas ko lang po yung mga copyrights dahil pag naka-copyrights po makukulas yung ating YouTube channel. So ang development po, pumunta na po kanina si Bukyo sa center para sa kanyang check-up dahil dapat natapos na niya kanyang pag-inom ng mga gamot para sa kanyang karamdaman na baby. Ang hindi po magandang balita ay nandito kasi siya kanina sa center
pero wala pong doktor na tumingin. Kaya sa Lunes na po siya babalik ulit sa center dahil tuwing Lunes lang po daw ang nagkakaroon ng doktor para tumingin sa mga parangatang tutita. Patuloy lamang po tayo sa ating feeding program para sa katulad ni Bokyo na nangangailangan. Dahil pagkatapos naman ng kanyang check-up at malaman na okay na siya sa back to work, siya po ay papasok na para kanyang matugunan ang panginginan ng kanyang pamilya, at lalo yung dalawang bata na nasa kanyang pangalaga. So wala mo pong nakukuhang tulong sa mga ina itong dalawang bata. Kita itong buso dahil itong buso ang talaga totoong anak ni Bukyo at ang kanyang asawa na hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Mula nung ito ay malis ng pusa 3 years ago. So mga tito tita, ipagpatuloy naman po natin ang ating feeding program. Kasi pag okay na si Bukyo, meron tayong isang tutulungan na matanda. Ito ay dating aktibo sa ating parokya, sa ating simbahan. So sana po maging okay na yung karamdaman ni Bokyo dahil tapos ng kanyang 6 na buwan na pag-inom ng gamot, at ang gamot ito ay galing pa mismo sa kanyang amo. So sana makatulong itong mga gamot para okay na lahat kay Bokyo. So bukas nagkausap kami ni Bokyo ng kanyang share na pagkain na galing sa simbahan ay pupuntahan ko para kulit-kulit, at yun naman ang bibigyan ko sa kanila bukas. Hanggang sa muli, salamat-salamat po mga tito-tita ng Family and Life Ministry, Popol Power, lakas mag-asawa. Totoo na pala iyong ginagawa at intensyon ay naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ito'y magpapatuloy, lalaganap, banglaw ng Espiritu Santo sa amang sulok ng kanyang kaharian. Kaya kapag humingi ka nga sa Panginoon na para sa ikabubuti ng iba, ibibigay ko sa iyo at higit pa sa iyong hihilingin. Ang paglago ng Family Life Ministry ay hindi lamang tugon ng Diyos sa atin, kundi mismo'y kayamanang isiksik, liglig at umaapaw. Kaya salamat sa inyong bukas loob.